mga ka-foodventuries, gagawa tayo ngayon ng ginataang puso ng saging. Ito ngayon yung ating mga ingredients. So, paano ba natin gagawin itong ginataang puso ng saging? Una, lutuin muna natin yung ating pork. Lagay na natin yung ating pork. Ingat lang. Ating konting salt, pepper para lumasa sa ating pork. Gawin lang natin. And of course, kailangan natin itong takpan. Mas masarap kapag mas maraming taba yung ating gagamiting baboy para mas malasa yung ating magiging ginataang puso. So, halu-haluin lang natin hanggang sa maging parang chicharon na ang ating baboy. Ingat lang, baka tayo matalsikan. So kapag luto na yung ating pork, tanggalin lang muna natin ito at iset aside natin. So okay na yung ating pork. Para mamaya, ihalo natin to doon sa ating finished product. And of course, binawasan ko ng mantika yung ating pan. Kasi nagmantika yung ating pork. Ngayon, dito na tayo magigisa. Lagay lang natin yung ating bawang. And of course, yung ating sibuyas. So, kapag okay na yung ating bawang at sibuyas, pwede na nating ilagay yung ating puso ng saging. Haluin lang natin. Lagyan natin ng salt, pepper, ilagay na rin ang ating chilies. So, takpan lang natin ito. Palambutin ng bahagya yung ating puso ng saging bago natin ilagay yung gata. So, halu-haluin lang natin. And later on, lalagay na natin yung ating gata. Tapos, mas lulutuin pa natin yung ating puso ng saging. So, after about 2 to 3 minutes, pwede na natin ilagay yung ating gata. Then, takpan lang ulit natin. So, after mga ilang minutes, halu-haluin lang natin. At antayin natin, mas lumapot yung ating gata. So after mga ilang minutes, okay na yung ating gata. And then you can add more some salt and pepper depende sa panlasa nyo. Tapos pwede na nating ilagay yung naprito nating baboy kanina. Haluin lang ng konti. Then, pwede na natin itong iserve. Ito na ang ating ginataang puso ng saging. Ayan. Serve na natin ito.